Magandang araw mga bata, mayong adlaw. Ngayong araw na ito ay inyong matutunghayan ang isang masaya at hitik sa kaalaman na paglalakbay dito lamang sa Project Layag TV. Ako si Teacher Dodi, ang inyong makakasama tungo sa paglalayag sa magandang bukas. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, magbalikta lang muna tayo sa ating nakaraang aralin tungkol sa mga hamong pangkabuhayan at tugon ng pamahalaan. Pagtambalin ang mga hamong pangkabuhayan at ang naaayong tugon ng pamahalaan dito. Isulat ang titik ng iyong sagot sa papel. Mayroon kayong 3 minuto para gawin ito. Sagutan natin ang bawat bilang. Para sa bilang isa, ang tamang sagot ay titik C. Para sa bilang dalawa, ang tamang sagot ay titik B. Para sa pangatlong bilang, ang tamang sagot ay titik A. Isipin natin ito. Mayroong cake sa inyong hapagkainan. Pinahintulutan ka ng magulang mo na kumain ito. Ngunit, alam mong may kakain din ito na iyong kapatid. Uubusin mo ba ang cake? At bakit? Ngayong araw na ito, ating pag-aaralan kung ano ang likas-kayang pag-unlad o sustainable development at anong mga gawain ang nagsusulong nito. Ayon sa United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization o UNESCO, ang likas-kayang pag-unlad o sustainable development ay ang pag-unlad na tumutugon sa pangangailangan sa kasalukuyan nang hindi inilalagay sa alanganin
ang kakayahan ng susunod na henerasyon na matugunan rin ang kanilang pangangailangan. Ang likas-kayang pag-unlad ay sumasakop sa apat na dimensyon ng pag-unlad. Ito ay ang pag-unlad ng lipunan, kapaligiran, kultura, at ekonomiya. Upang maisulong ito, pinagtibay ng United Nations noong taong 2015 ang 17 adhikain para sa likas-kayang pag-unlad o Sustainable Development Goals. Ito ay ang pagpuksa sa kahirapan, pagpuksa sa gutom, mabuting kalusugan at maayos na pamumuhay, dekalidad na edukasyon, pagkakapantay-pantay ng kasarian, malinis na tubig at sanitasyon, abot-kaya at malinis na enerhiya, disenteng trabaho at maunlad na ekonomiya, industriya, inobasyon at infrastruktura, bawasan ng hindi pagkakapantay-pantay, mga lungsod at pamayanang tuloy-tuloy ang pag-unlad, responsableng pagkonsumo at produksyon, aksyong pangklima, buhay at yamang dagat, buhay at yamang lupa, kapayapaan, katarungan at matatag na mga institusyon, at pagtutulungan para sa mga adhikain. Ano ba ang ating ginagawa upang maisulong ang mga adhikain ito? Tara, maglakbay tayo! Isa sa mga gawaing nagsusulong ng likas-kayang pag-unlad ay ang pagtanim ng mga puno. Ang mga puno at halaman ay may malaking pakinabang sa ating araw-araw na buhay. Ang bakawan na ito ay nagsisilbing tagapagtustos ng oksihena na ating nilalanghap. Sariwang hangin! Bukod dito, ang mga punong ito ay nagsisilbing santuwaryo rin ng mga isda kung saan sila malayang nakakapagparami. Ang bakawang ito rin ay nagsisilbing proteksyon natin mula sa malalakas na alon na dulot ng mga bagyo. Ang mga puno naman sa kagubatan ay pumipigil sa pagguho ng lupa mula sa mga kabundukan. Uhaw ako dun ah! Ako rin! Uminom tayo ng tubig! Naku! Walang basurahan dito! Naisip po ba ang naisip ko? Hep hep hep! Masama iyan! Ang pagtatapon ng basura sa karagatan ay nagdudulot ng polusyon. Ang nararapat na gawin sa mga bote natin ay... i-recycle! Mga bata, narito naman tayo ngayon sa isang planta na nagre-resiklo ng mga patapong plastik gaya ng mga boteng ito. Makakasama natin ngayon ang isang mechanical engineer na naglakas loob na solusyonan ang ating problema sa basura. Nagawa niya ito ng may kahusayan dahil ang kanyang itinatag na kumpanya ay nakapagbigay ng kabuhayan sa maraming tao. Ang ating panauhin ay walang iba kundi si Engineer Winchester Lemon, ang President at Chief Executive Officer ng Wender Waste Recycling Incorporated sa lungsod ng Davao. Magandang araw, Engineer Chester. So, Engineer Chester, kwentuhan niyo naman kami. Paano po ba nagsimula ang Wender Waste Recycling at bakit po ito nabuo? Ang Wender Recycling Company is under the umbrella of Envirotech Waste Recycling Inc. Sa katunayan, nagsimula ito nung time na naglalaro pa ako ng basketball. Ang tatay ko ay isang pioneer sa recycling business. Ang nire-recycle niya ay yung styrofoam. Ginagawa niya itong food packaging nung time na binuksan ang mga food chains dito sa Pilipinas. Na-inspire ako sa mga ginagawa niya dahil ito ay talagang nakakatulong at naiibsan yung ating plastic dito sa Pilipinas. So way back in 1990s, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Tumulong na ako sa kanya
until nakapunta ako dito sa Davao at binuksan ko yung recycling company na nakakatulong talaga sa pagre-recycle ng discarded plastic, yung tinatawag natin na single-use plastics. Hey, wow! So ano naman ho ang produkto ng inyong kumpanya at saan po napupunta ang mga produktong ito? Basically, yung mga ginagawa namin is tulong ito sa komunidad. Nung nagsimula tayo dito sa Davao, hindi tayo pinaniniwalaan dahil hindi nila lubos isipin na lubos akalain na ang plastic na tinapon nila ay magiging isang produkto. Kaya tayo ay hindi nagkaksaya ng panahon, binuo natin yung first na produkto na ginawa natin is yung school chair. Itong school chair, kaya natin ito naisip na gawin is because nakita natin yung kakulangan ng ating mga upuan sa ating bansa. Sa totoo lang, nung binuksan ko ito, ang shortage o ang kulang ng mga upuan sa bansa noong 2010 ay nasa 2 to 3 million lang ang kulang. Ngayon, nagbalon tayo ng 5 million. Kaya hindi tayo nag-aksaya ng panahon para mag-produce ng school chairs out of the discarded plastic. Ang isang upuan natin ay nagkakabigat ng 12 kilograms produkto na ito. Pero pag nagproseso ka ng isang upuan, kinakailangan mo ng 30 kilograms of plastic para makabuo ka ng isang upuan. Ang isang planta natin ay nakakapag-kolekta ng nakakapag-proseso ng 60 to 90 tons of plastic waste every month. So halo-halo na yan, lahat ng klase ng mga single-use plastic, pwede nyo dalhin dito sa atin para makapag-recycle tayo. Yung mga produkto na sinundan natin is mga time na nagkaroon tayo ng pandemya, meron tayong mga novelty items like yung mga pots and planters, meron din tayong mga construction materials na binuo para matulungan naman yung ating construction industry. Okay, so kaya siguro sir, medyo nag-aalangan ang mga tao natin, dahil nga iniisip nila na patapong bagay na ang ginagamit natin para makabuo ng mga school chairs. So, ating ipaliwanag sir, gaano po kaya katibay yung mga school chairs o yung iba pang kagamitan na yari sa patapong plastics? Okay, ang design ng ating school chair is very much different doon sa mga lumalabas na mga plastic chairs. Kasi yung mga plastic chairs na lumalabas ngayon, dati, yan yung mga tinatawag natin na mono. Pag sinabi mo mono, single siya lumalabas. Buo na siya lumalabas sa makina. Sa atin, ginawa natin ang paraan yan kasi alam natin yung mga estudyante, nasisira lang yung mga upuan na yan dahil mapaglaro sila pag walang teacher sa eskwelahan. Minsan, umuupo sa table, nababalik agad. Ngayon, naisip natin na gumawa ng interlocking chair para just in case na masira yung isang part ng upuan, mapapalitan natin. Hindi ka kailangan bumili ng isang buo. Kasi yung dati na ginagawa natin, pag nabali yung isang upuan, bibili ka ulit ng panibagong upuan. Dito, pag nabali mo yung upuan na ginawa natin, yung parte na nabali, yun lang ang papalitan. And, kung sakaling mabali mo siya, dahil ang upuan natin is very sturdy, pinatest natin yung upuan natin, ang flexural stress niya is around 11.6 kilonewtons, bending and flexural. Pagdating naman sa compression, nasa 2,000 PSI ang lakas niya. Kaya, imposible na masira ka agad yung ating upuan, is very sturdy at mapapakinabangan siya ng mahabang panahon ng mga estudyante. Kami nga ho mismo ay naging saksi sa kung gaano katibay ang mga materyales na ginagamit ng kumpanya ni Sir Winchester. So, kanina nga po ay ating sinubukan na mag-skateboard, ating sinubukan na umupo doon sa mga school chairs na kanilang gawa. At totoo nga ito ay matitibay. So, engineer, nabanggitin nyo kanina na ang pinoproseso na inyong planta ay umaabot sa 90 tons na plastic waste. So paano naman ho natin nakukuha yung 90 tons na plastic waste? Noong una kasi, nung nagpunta nga tayo ng bawat LGU sa buong Mindanao, dahil nandito tayo naka-situated sa Davao City, sabi ko nga, walang naniniwala noong una.
nung nakapag-produce na tayo ng mga iba't ibang klaseng produkto, eh hindi na sila nag-aksaya din ng panahon para mag-collecta ng mga sarili nilang plastic waste para dalhin dito sa ating planta. So maliban dun sa mga local government units na partners natin, may iba-iba din tayong mga kumpanya na nagbigay din ng interest para mabigay yung kanilang mga plastic waste. So nandyan na po ang iba-ibang kumpanya tulad ng San Miguel Corporation, Del Monte, lahat po ng mga nagpo-produce ng mga packaging material, sila rin po yung nagbibigay sa atin ng mga plastic waste. So ang in return naman doon sa binibigay nila ng plastic waste, bumibili sila ng mga produkto sa atin para meron tayong tinatawag na continuity or circularity. Yan po yung term na ginagamit natin ngayon kasi para maibsan yung o makatulong tayo sa pag-reduce ng plastic waste ng ating bansa. Okay. So sa tingin ninyo, sir, sa pangkalahatan, ano bang mga suliranin ng ating lipunan ang nasusolusyonan sa pamamagitan ng inyong mga ginagawa? Okay, number one, ang air pollution na nababawasan natin dahil ito ay nakakatulong para hindi na tayo magkaroon ng madaming landfill dahil ang landfill ay talagang nakakapagdulot ng sakit sa mga tao dahil pagka yan ay na-store lang ng ilang taon ay magkakaroon na yan ng ibang-ibang klaseng sakit lalo na doon sa mga scavengers natin. Pangalawa, yung pagbara sa mga estero, nakakadulot din yan ng disease kasi pagka bumahapo sa atin eh, iba't ibang klaseng mga sakit ang makukuha natin dahil dyan. At pangatlo, of course, yung disiplina na makukuha natin doon sa mga kababayan natin. Alam nila na pag nag-produce lang sila ng 10,000 candy wrappers, eh makakabuna sila ng isang produkto. Yan ay isang upuan or school chair. Pagka nakita mo naman ng sandbags, magpulot ka lang ng 2,000 sandbags, eh makakaproduce ka na rin ng isang school chair. So educational part sa mga tao ito, at the same time, malalaman din nila na kung pipili ka ng landfill o pipili ka ng dump truck, mas piliin mo na lang na dalhin dito sa amin yung plastic mo at makakatulong ka pa sa kalikasan. Yun. So ibig sabihin po, engineer, natutulungan ninyo na makamit ng ating bansa ang Sustainable Development Goals o ang likas kayang pag-unlad dahil una, nakapagbigay na kayo ng hanap buhay para sa ating mga taong bayan, napapanatili pa ninyong malinis ang ating kapaligiran at natutugunan din ang pangangailangan ng mga tao para sa matitibay at magagandang gamit sa bahay o sa paaralan. Narinig din nyo mga bata, kayo ay may maitutulong sa pagsulong ng likas-kayang pag-unlad o sustainable development. Naway inyong isa puso ang mensahe ng ating panauhin. Maraming salamat, Engineer Winchester. Maraming salamat din sa pag-anyaya. Bukod sa pagre-resiklo ng mga plastic na bote, ano pa kaya ang marami tayo sa bahay na pwedeng mapakinabangan pa? Aha! Ang ating mga lumang damit! Ngayon, ating pagagandahin ang ating mga lumang damit sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na tie-dye. Upang magawa ito, ihanda ang sumusunod. Lumang damit, pulburang tinta, goma, suka, mainit na tubig, palanggana at salaan. Ang mga hakbang sa paggawa ng tie-dye ay ang sumusunod. Una, ihanda ang mga kagamitan. Pangalawa, talian ang t-shirt ayon sa gustong disenyo. Pangatlo, sa mainit na tubig, ihalo ang 2 pakete ng tina, 2 kutsara ng suka. Pang-apat, ilagay ang tinaling t-shirt sa timpla ng 5 hanggang 15 minuto. Panlima, banlawan ang ginawa sa purong tubig. Alisin ang tali, patuyuin at kapag tuyo na ay plansahin. At pang-anim, linisin ang lugar kung saan gumawa ng tie-dye. Gamit ang iyong malikhaing mga kamay, magiging parang bago ang inyong mga lumang damit. Balikan natin ang tanong kanina tungkol sa cake. Ang nararapat na gawin ay kumuha lamang ng saktong dami dahil may susunod pang kakain. Yan ang pag-iisip na isinusulong ng Sustainable Development Goals. Ano ang ilan sa mga gawaing makatutulong upang makamit ang likas-kayang pag-unlad? Ito
ay ang pagtanim ng mga puno at halaman at pagre-recycle ng mga gamit gaya ng lumang damit. Bakit naman kailangang ingatan natin ang ating mga likas na yaman? Ito ay upang matugunan natin ang ating mga pangangailangan at matutugunan rin ng susunod na henerasyon ang kanilang mga pangangailangan. Naisa ulo at naisa puso ba ninyo ang ating aralin? Subukan natin! Piliin ang titik ng tamang sagot sa bawat bilang. Mayroon kayong 5 minuto para gawin ito. Nararapat lamang na makilahok tayo sa mga gawaing nagsusulong ng likas kayang pag-unlad upang maging mas masagana at maunlad ang ating bayan. Muli, ako ang inyong guro, si Teacher Dodie. Paalam hanggang sa muli!